So ayun nga, bumagsak yung tripod kasama yung lavalier boy. Ito microphone. Ito microphone. Welcome to Unboxing Hot Stuff Channel. So sa video ito, malalaman nyo ang best vlogging microphone para sa 2022 na hindi nakakabutas ng bulsa. Pero bago natin ipagpatuloy, don't forget to click or smash that bell button below. And pwede rin kayo mag-comment ng I subscribe. And ako mismo ang magre-reply sa inyo. So right now, nagsasalita ako sa background ng napakalakas ng tapo na ato. At talaga namang nakakatakot. Masasala ba nito ang ingay sa background? So sa video ng ito mga kaibigan, sinusubukan natin kung gano'ng kaganda nga pa ang Boya by FM1 at itong Saramonic microphone. Test tayo ng Boya by FM1. Kumusta naman yung sounds? Okay pa yung sounds niya pag ganyan kalapit. Pero paano pag lumayo na? Sound check, medyo malayo. Hindi na masyado marinig. Pag ganito, tayo na yung Boya by FM1. Susubukan naman natin itong Saramonic microphone. Pag ganitong distance, ang Saramonic microphone ay okay pa yung audio. Pero pag lumayo tayo ng kaunti, rinig pa ba o mas okay yung Boya? And pag lumayo pa ng kaunti, ayan, makakaalaman na. At syempre mga kaibigan, dito magkakatalo at malalaman natin kung may pinagkaiba ba yung Boya na lavalier. Ano naman ang lamang nitong maliit na microphone sa mas malalaking mga microphone? Ang kagandahan sa Boya lavalier, kahit malayo ay okay lang dahil napakahaba nung cord niya. Unlike kapag yung microphone nakakabit lang kung saan yung smartphone o yung camera, hanggang dun lang siya. So yung range limited lang. Pero pagdating dito sa lavalier, hanggat kaya nung haba nung cord, ay okay yung sound. So ayun nga, bumagsak yung tripod kasama yung lavalier boy. So ayun yung sound ng lavalier Boya. Ano yung pinaka maganda sa tingin nyo? Yung Boya by FM1, yung lavalier, or yung Saramonic microphone? Comment kayo sa section below. Saramonic microphone na gamit ko ngayon sa smartphone. Malayo na yung yung distance ng smartphone sa akin, pero tingnan natin, comment din sa section below kung maganda pa rin yung audio niya. At syempre, subukan din natin yung Boya by FM1. So, ganito ang quality ng audio kapag medium distance ang Boya by FM1. At syempre, yung pinakauli, yung lavalier naman. At para sa audio test ng Boya lavalier, ay kailangan muna natin takpan yung tenga. Bakit? Ito yung video. And ganito naman ang lavalier. So, nakasurvive ba yung tenga nyo sa ingay at lakas ng tahol ng mga aso?
Pero don't worry, uulitin natin yung test na ginawa ko kahapon. So, ito, this time, iiwan natin ngayon to sa tripod. Ididikit natin kung saan man. Ayan. At syempre, magsasalita ako habang lumalayo. So, ganito ang quality ng audio ko ng Poya Lavalier. So, dun sa tatlo, sino yung pinaka napifilter yung sound? And this time, maswerte tayo dahil walang tumatahol na aso. So, ayan. Malayo na. Okay pa ba yung audio? So, comment kayo sa section below kung sino or ano dun sa tatlong microphone pinakamagandang audio. Best vlogging microphone para sa 2022 na hindi nakakabutas ng bulsa. Meron ba nun? Good news mga kaibigan. Meron tayong pagpipilian. I-share ko din sa inyo para kanino ba itong Lavalier. At i-share ko din sa inyo kung magkano ang Boya Lavalier. Kapag hindi sale, nasa $299, then minsan $399. Ito ang itsura ng Boya Lavalier. Ayan yung mga kasama niya. May clip, may maliit na mic. Ayan yung size nung yung jack niya. At yaan ang Boya Lavalier. At syempre, ito naman ang Boya by MM1. Nasa 817 pesos yung price niya. At ano-ano bang mga kasama nito? Ito, makikita nyo na meron siyang leather or case. At meron siyang dead cat. At meron itong dalawang cable. Yung kulot, yun yung pwedeng pang mirrorless. At syempre, camera. Ang pinaka naiiba dahil kailangan ng battery dito sa Ramonic microphone, $2,499 ang presyo nito. At ano nga ba ang kasama dito? Ayan, mapapansin natin sa foam pa lang, ibang klase na dahil may pangalan. At syempre, may kasama siyang cord. Yung cord nakadikit na, hindi siya natatanggal. Kaya doble ingat tayo dahil pag once na nasira ito, ay nako po, ewan ko paano ikakabit. At meron pa itong mga special features na isishare ko sa inyo mamaya. At para kanino naman yung Boya by MM1 or parehas naman pwede silang gamitin pang vlog. So ano yung mga pagkakaiba nito? Mamaya, malalaman nyo lahat kung ito ba ay add to cart. Ito, microphone. Ito, microphone. At syempre, katulad kanina, nagsasalita ako na may background yung ventilador. Ayan, naririnig yung ba yung ventilador? Ganito yung audio ng Boya Lavalier. Pero syempre, ang purpose yun ay isabit aray ko. Natusok ako eh. So ganyan yan mga kaibigan, nakasabit. So, kamusta naman? Okay ba yung audio? Ito na mga kaibigan, ang Saramonic SR-M3. Okay ba yung audio? Malakas? Kahit malayo, abot pa rin yung sound, diba? Tapos, meron din syempre ventilador na or background. Saan yung mas mahina yung background? Sino yung mas nakaka-filter? Hindi ko pa nakikita eh. Pero ano sa tingin nyo? Pwede kayo mag-comment sa section below. Sabihin nyo, sino yung pinakamalinis ang audio? Ang Boya by MM1 ba? O yung Lavalier? Or itong Saramonic SR-M3? So, ito mga kaibigan, kitang-kita nyo naman. Bugang-buga ang Saramonic microphone. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Napapatingin tuloy ako sa ventilador. Ayan, tandaan nyo mga kaibigan, kung ano ang mas makakapatahimik sa tunog ng ventilador. Ito bang Saramonic o itong kasunod? Boya by MM1, kamusta ka naman dyan? Nasasala ba ang background noise na ventilador or electric fan? So mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Ano bang mas nakakapagbura ng background na ventilador or electric fan? At syempre, meron pang pangatlo, susubukan na natin ngayon, ang Lavalier ng Boya. Boya, Lavalier, tanggapin mo ito, ang ventilador. Ano ka ngayon? Kaya mo ba ito? So ayun mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Kaya ba ng maliit na microphone salain itong background noise ng electric fan? O talagang mas maganda yung dalawang malaki? O kahit maliit ito, ay nasasala naman itong ventilator sound? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ito ang ventilator test. Makita nyo kung gaano ko nilalapit ang Lavalier. Ayan o. Kinakain niya lang mga kaibigan ang hangin ng ventilador. So, ano sa tingin nyo? Comment kayo sa section below. Ano yung nanalo pagdating dito sa test na ito? At dahil mas mahal ang Saramonic,
ano pang meron dito? Pwede kayong maglagay ng earphone. So habang nagsasalita kayo, katulad dito sa Shure MV7 ko, naririnig ko yung boses ko. So alam ko kung kailan ko hihinaan o nakakabingi na yung boses ko. So pagdating dito sa ceremony, pwede kayong maglagay ng earphone katulad nito at pwede kayong maglagay ng, halimbawa may lavalier din kayo, lagay nyo din dito yung microphone. So dalawa yung microphone ang mangyayari. Ito tsaka yung lavalier, pwede nyo ilagay dito. So subukan natin kung nalagay natin yung lavalier, anong mangyayari? Kung uubra ba nga, 'di ba? Gamit ko na, sinaksa ko na ang kinabit ko itong earphone dito sa ceremony at itong lavalier. Tingnan natin kung gagana itong lavalier kapag ito ay nag-about face. About face. Ay, para at least nakikita niyo pa rin ako. So ayun mga kaibigan, ito yung lavalier. Hindi ko alam kung may sound, kung uubra ba ang lavalier o ibang microphone. Actually, first time ko lang gamitin ito. Hindi ko na sinusubukan eh. Pero since gusto ko malaman nyo, bago kayo bumalik, kung gusto nyo ng ceremony, kung talagang gagana pa itong ano, itong lavalier boya dito sa ceremony. Pero gagawa ko ng separate na full review para dito sa ceremony microphone. At least pinakita ko lang sa inyo kung okay ba itong ceremony, kung tolerable ba yung tinaas niyang presyo compared dun sa Boya by MM1 at sa dito sa lavalier. So, may sounds ba? O wala naman. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng ceremony dito sa Boya by MM1 at yung Boya lavalier? Bukod sa mas mahal itong ceremony, kailangan pa ng battery. Ano bang meron dito? Ano bang special? Ayan ang ceremony microphone. Totoo bang mas magandang audio nito? Dahil mas mahal eh. Ang good news yan mga kaibigan, yung audio kanina sa ceremony ay wala pang dagdag na lakas ng volume or gain. Kapag kinilik natin ito, lalakas yung volume. So, test natin ngayon. Susubukan natin ngayon yung normal na volume. Ayan mga kaibigan, ang normal na volume ng ceremony. Wala pang plus 10 decibel. So, ngayon naman, dadagdagan natin ng 10 decibels. At ito mga kaibigan, ang kailangan nating pindutin para ma-minimize yung ingay ng background. Ayan, ikakat niya na. So, ayan, may pagkakaiba bang nangyari? Yung audio ba or lakas ng sound ay lumakas? Or parehas lang naman? Worth it ba yung idadagdag natin na almost 2,000 or 1,500 para sa ceremony microphone? Or kaya naman ng boya eh. So anong masasabi yung mga kaibigan? Comment kayo sa section below. At syempre, meron pang karagdagang feature ang ceremony. Ito ang magpapatahimik sa background, i-minimize niya. Itong nakikita natin sa likod, i-push lang natin ganyan. So subukan natin kung may nagbago ba. Tama, may natahol na aso. Bukod sa kayang palakasin ang gain or decibels ng ceremony, meron pa itong kayang gawin. I-minimize niya yung noise background. Gaya ng naririnig nyo ngayon, medyo maingay yung background. Hindi ko pa kasi ina-activate or pinipindot yung pangpatahimik ng background para ma-minimize. So ayan, finally, napindot ko na yung pang-minimize ng sound ng background. At wala kayong maririnig talagang tahol ng aso dahil hindi na sila natahol eh. Pero seriously speaking, kamusta naman ang background ko? Nasala ba yung tunog ng mga ng mga lamok? Naririnig ba yon? So, ito mga kaibigan, ang kayang gawin ng ceremony. Ngayon, kung gusto niyo yung extra ang kayang gawin ng ceremony, I really suggest na go for ceremony microphone. Pero kung ang ganda ng audio naman ng Boya by MM1 at lavalier ay talagang sapat na ay bukod sa makakamura tayo dito ay napakaganda rin ng audio. Worth it ba ang upgrade for ceremony microphone or ganun din naman eh, mas mahal lang. Ang nadagdag lang dito ay nadadagdagan yung gain, pwede mong palakasin at yung background noise ay pwede niyang masala. Pero the rest parehas lang naman siya maganda eh ang audio, pero mas mahal lang din ito. At ang disadvantage dito sa ceremony microphone ay madalas wala akong nakukuwang sound. Paano nangyayari yun? Kasi kapag nagre-record ako minsan dahil nasanay ako sa boya, nakakalimutan ko pindutin ito. So pag walang kulay blue yan na ilaw, ibig sabihin yan hindi siya makaka-record ng audio. Naka-off. So wala makukuha. Maraming beses na nangyari yun. Kaya kung ayaw nyong mangyari yung ganun, para worry-free,
wag na yung ano, nilalagyan pa ng battery na kailangan pa i-turn on. Yung boya at lavalier. So ayan mga kaibigan, nagbablog ako gamit ang Saramonic microphone at syempre ang boya by MM1. Eh Aldrich, paano na tong boya lavalier? Saan naman maganda gamitin yan? Ang good news yan mga kaibigan, kapag ganitong mga setup, katulad ng halimbawa nasa kwarto lang, nasa isang lugar, tapos nasa tripod yung smartphone, pwede itong gamitin, lalo na kung gustong wide yung view. Ibig sabihin nun, mas lalayo yung smartphone, okay lang kasi mahaba ito. Tapos, syempre, ikakabit natin yan dito. So, kahit malayong smartphone, malakas pa rin yung audio. Unlike dito sa Boya by MM1 at sa Saramonic, kapag malayo yung tripod, so yung audio, malayo din. Kasi hindi naman mahaba yung cord nila. Pero pagdating naman sa vlogging, yung naglalakad-lakad, ito, pwede rin naman. Pero hindi natin kailangan ng mahabang cord pag naglalakad kasi isasabit lang natin yan. So, hindi na naman natin magagamit yung tali. Para sa akin, sa ako lang naman ito, mas magandang mag-vlog either sa Boya or dito sa Saramonic. Pero kung papapiliin ako sa Saramonic or sa Boya, bukod sa mas mura ang Boya, dito kasi wala akong paproblema. Lalo na kung kailan ko gusto mag-record, ay pwede akong mag-record. Ganito rin naman sa Saramonic. Ang problem lang kasi dito, ang challenge. Pag nagre-record na. So, ayun mga kaibigan, nandito ako sa Boracay ngayon. Ang tagal ko inipon yung pera. Tapos, after mga 30 o isang oras ako nagbavlog, napansin ko, wala palang color blue. Ibig sabihin, hindi ko pala na-turn on. Yare, di ba? Pero although, pwede naman magda. Pero yun yung madalas na nangyayari sa akin. Ayan. Hindi na i-turn on eh. Hindi naging blue. So, hindi na i-record yun. Unlike sa Boya, hindi na kailangan ng battery. Although, ito namang Saramonic ay may plus yung decibels niya. Pwede natin palakasin, mas palakasin. Ba? Tapos yung pangsala nung sa likod, nung minimize yung background noise, yun yung namang kagandahan sa Saramonic. Pero kung budget at best vlogging microphone para this 2022, para sa akin, ako lang naman ito, bukod sa mura na, maganda pa yung quality. 2019 ko pa ito binili. Ang Saramonic, 2019, pero actually, ito, nasira na yan, natanggal yan dun sa vlog ko dun sa Decathlon. Ilalagay ko link mamaya. Natanggal to, minaitiban ko lang ito, kaya kumabit. So, yun, nasira siya. Itong Boya, kahit mas madalas ko ginagamit ito, hindi siya nasira eh. Gawang-gawa pa rin, kahit minsan nahuhulog yan. Ayun, so, nawa, nakatulong ako sa inyo mga kaibigan sa ating ginawang comparison from lavalier to Boya, tapos dito, Saramonic. Para sa akin, add to cart lahat yan. Add to cart yan. Ang boxing box. At kung gusto nyo gumawa ko ng review, kung posible ba maging podcasting microphone itong Boya by MM1, Saramonic, at itong lavalier. Kasi kapag podcasting microphone, kailangan malapit sa bibig yan. So, ilalapit na lang natin sa bibig. Pwede naman gagawan ko ng paraan. At gagawan ko rin ng video itong Shure MV7 podcasting microphone. Gagawan ko ito ng full review. At syempre, i-share ko din sa inyo yung sikreto ko na nagagamit ko rin ito pang vlogging microphone. Mas mahal talaga ito ng malaki. Sobrang laki dito sa mga vlogging microphone na gamit natin. Nasa 15 to 16,000 ito. Pero syempre, alam mo, mag-i-invest tayo sa audio, maganda. Eh, Aldous, gagamitin lang ba sa podcasting? Ang good news niyan, ginagamit ko rin ito sa vlogging para naman sulit yung nilabas kong pera. So, i-share ko sa inyo paano magiging vlogging setup to. Abangan nyo yung mga kaibigan, kaya kung hindi pa kayo nagsasubscribe, smash that bell button below para kapag nagawa ko na yung video, ay mapapanood nyo. Ayun, so abangan nyo mga kaibigan, mga ka-hot. Hot sana ako din, di ba? Hot sana all. Abangan nyo yung susunod kong video, yung mga nabanggit ko kanina, itong gagawin natin tong podcasting microphone, kung uubra ba, at ito kung uubra ba tong vlogging microphone.
So, ayun, maraming maraming salamat mga kaibigan, mga hot stuff. Sana all, ako din sana, no. Keep safe tayo palagi and God bless.